Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Hinebra puspusan ang pag-eensayo. Tinututukan ang kanilang outside shooting. Justin Brownlee, official ng pumirma sa Pelita Jaya, Indonesia. Magkano nga ba ang nakuwang kontrata ni Justin Brownlee? Nitong mga nakalipas nga na araw mga chong, ay inireport na nga natin na sa Pelita Jaya maglalaro itong si Justin Brownlee. At kahapon nga lang ay official na nga yung kinumpirma mismo ng Pelita Jaya Basketball na maglalaro si Justin Brownlee sa kanilang koponan sa Indonesia Basketball League. Sa mga hindi nakakaalam, ay hindi nga basta-basta ang Pelita Jaya. Isa nga itong championship contender. Kaya naman sa pagkakadagdag ni Justin Brownlee sa lineup, ay mas naging solid nga ang kanilang koponan. Makakasama ni Justin Brownlee ang dalawang former PBA import na si KJ McDaniels at Thomas Robinson. At the same time, kasama rin dyan ni Justin Brownlee ang Indonesian national players. Gaya na lang nitong kanilang naturalized player na si Anthony Bean, kanilang star player na si Brandon Jawato, Andakara Prastawa, Arigi Muhammad, and Agassi Guantara. Pero ang tanong ng lahat, gaano nga ba kalaki ang kontratang nakuha nitong si Justin Brownlee sa kanyang koponan na Pelita Jaya Basketball? May mga rumors nga na lumalabas na mababa lang daw yung sahod na natanggap nitong si Justin Brownlee. Pero ayon niya sa ating mga trusted source, ay short-term contract nga lang ang kinuha ni Justin Brownlee sa Pelita Jaya Basketball. At dahil nga sa mas short-term yung contract ni Justin Brownlee, ay times 2 ng regular import salary sa Indonesia Basketball League ang kanyang natanggap na aabot sa 4 to 5,000 US dollars. At kung i-convert nga natin yan sa peso, ay aabot sa 278,000 pesos ang matatanggap ni Justin Brownlee sa kanyang short-term contract sa Pelita Jaya Basketball. Ayon pa sa mga source, ay 2 buwan lang maglalaro itong si Justin Brownlee sa Pelita Jaya. At mayroon pang ang salary increase sakaling pumirma ng extension si Justin Brownlee sa nasabing koponan. Bukod sa Indonesia Basketball League, ay irerepresenta rin ni Justin Brownlee ang Pelita Jaya sa Basketball Champion League Asia Qualifiers sa darating na April 3 to April 7. Para nga rin niyang East Asia Super League na maglalaban-laban yung mga top teams ng mga koponan in Asia. At hiwalay na kontrata nga ang natanggap dyan ni Justin Brownlee. Sa matutal, meron siyang 2 kontratang pinirmahan sa Pelita Jaya Basketball. Una ay yung sa Indonesia Basketball League para maglaro sa playoffs. At ang isang kontrata naman ay sa darating na Basketball Champion League Asia Qualifiers. Sa ngayon nga mga chong, ay hindi pa malinaw kung kasali ang PBA sa Basketball Champion League Asia Qualifiers. Pero isa nga lang ang sigurado, maglalaro si Brownlee para sa Pelita Jaya. At kung magkakataon, ay kakalabanin niya ang PBA. Para naman sa Barangay Hinebra fans, huwag kayong mag-alala. Babalik rin si Justin Brownlee sa Pilipinas para maglaro sa Barangay Hinebra at sa ating national team na Gilas Pilipinas. Yan nga yung pinaka-priority ni Justin Brownlee. At ipinapangako nga nito na sa darating na July ay balik na siya sa Pilipinas para sa preparation ng ating national team para naman sa Olympic qualifying tournament at sa kanyang magiging stint next season sa Barangay Hinebra. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Barangay Hinebra puspusan ang pag-eensayo. Tinututukan ang kanilang outside shooting. Itong ang Barangay Hinebra mga chong ay hindi naging maganda ang huling laro kontra Meralco Bolts, kung saan
nagawa nga silang tambakan up to 30 points. Kaya naman, wala ngang baka-bakasyon sa paparating na Holy Week para sa Barangay Ginebra dahil tuloy-tuloy pa nga rin ang kanilang pag-i-improve sa kanilang laro. At ayon nga sa source na nasa team practice ng Barangay Ginebra ay ang outside shooting daw talaga ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng Barangay Ginebra dahil gusto nga ni Coach Tim na mas gumanda at mag-improve pa yung kanilang outside shooting dahil yan nga yung kanilang malaking problema nitong mga nakalipas na conference. Kaya naman nang makipagsabayan ng Barangay Ginebra sa loob ng painted area, ang kulang na lang talaga ay ang kanilang efficient 3-point shooting. At yan nga yung kanilang focus sa kanilang team practice. At kung may improve nga nila yan mga chong, ay mas magiging deadly nga yung hybrid triangle offense ni Coach Tim Cone. Dahil yung napansin nga natin sa Barangay Ginebra na kapag nagsona ang kalaban nilang koponan ay nahihirapan na silang umopensa. Dahil hindi nga ganun kaganda yung kanilang outside shooting. Pero ngayong Philippine Cup nga mga chong, ay unti-unti nang gumaganda yung 3-point shooting percentage ng Barangay Ginebra. At gusto nga yang isustain ni Coach Tim Cone, kaya naman pinagtutuunan talaga nila yan ng pansin sa kanilang team practice.